Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo sa ating palatuntunang Gender Talks. At gaya ng dati ay kasama po natin ang ilan sa ating mga kasamahan dito sa Universidad ng Pilipinas. Ako po si Betsy Enriquez. I teach at the College of Mass Communication. And among the courses I teach are COM 141, Media, and SOGI, or Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression. At ang isang MA course na tinatawag naming Media, Gender, and Sexuality. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Carol Sobrichea, isang guro sa Asian Center, UP Diliman. Nagtuturo ako ng gender subjects, related subjects sa MA Asian Studies, MA in Women and Development sa UP Open University. Ako rin ngayon ang current chair ng Technical Panel on Gender and Women's Studies ng Commission on Higher Education. I'm Odine de Guzman. I teach at the English Department at the UP Diliman. And I teach courses on feminist literary theory and gender issues in literature. Ako naman si Roland Tolentino, nagtuturo sa UP Film Institute ng mga kurso sa pelikula at media na may diin sa kasarian at sexualidad. Sa ilan nating nakaraang mga episodes ay napag-usapan natin ang sexual harassment at isa sa mga tinalakay natin ang sexual harassment sa loob ng classroom. Ngayon naman, ang gusto nating pag-usapan na isang issue sa loob ng classroom ay yung mga subjects o mga kursong itinuturo natin. At ang siguro magpasimula tayo sa tanong na ano ba ang mga paraan upang mapanatili o mapalakas pa yung seksismo sa loob ng classroom na sana ay binubuwag na natin ngayon. In other words, ano yung mga nagpe-persist na mga elemento ng ating mga kurso that actually militate against gender equality? Sa ating mga classroom, nakikita natin o nararamdaman natin ang sexist environment sa tingin ko sa dalawang importanteng aspect na nangyayari sa classroom. Ang una, dun sa mga tinuturo natin. Oo. So, ito yung ating mga courses o curriculum. And, pasensya na kayo, magta-taglish ako, no? So, sa tingin ko, talagang importanteng tignan natin kasi yung linalaman ng ating tinuturo, nagdadala ng dalawang mahalagang importanteng konsepto. Ito ay ang kaalaman, knowledge, at katotohanan or truth. Yes. So, madalas, you know, like nare-reflect ng ating mga courses, you know, like certain ideals or truths about people. So, makikita natin dito yun eh. Sa iba-ibang disiplina, syempre, iba-iba naman yung kanilang matinatawag din nating canon na kuminsan nakakapag-perpetuate din ng ating kaalaman tungkol sa kasarian. The other thing is related to pedagogy, meaning how do we teach? Right. So it has a lot to do with the organization of the classroom, you know, like with the planning of the classroom, as well as the behavior of the teacher that conducts the teaching in the class. So can we talk about our personal experiences muna sa ngayon? Nag-aaral ako sa high school at elementary. May gender difference or stereotype ang mga klase. So, yung mga kababaihan ay nag-aaral ng home economics. Yun. Paano magluluto, manahe, magburda. At kami naman sa mga kalalakihan ay crafts or practical arts. Mga income livelihood projects, lettering or bag making, welding, etc. So medyo may divide doon at iba rin ang sports na PE namin. Hindi kami nagsasabay at meron silang mas calisthenic type at yung mga lalaki ay siyempre basketball, mga babae volleyball. So may kaibahan yung pagkatuto ng sa mga sports, no? At ganun din ang napansin ko naman nung nagtuturo ako at sinabi kinol yung attention ko na pag nagtuturo ka ay ang tendensiya mo daw ay pag may nagtaas ng kamay at magtaas ng kamay yung mga kalalakihan ay mas tatawagin mo sa mga lalaki
sa mga estudyante mo, at yung mga points nila mas nandi-develop further kaysa dun sa points sa mga babae, dahil para sa kanila mas may effort yung pagkaintindi, ay mas may nag-e-effort na yung mga lalaki pag nagre-recite sila. Samantalang naturally, it comes naturally daw para sa mga kababaihan na makapagbasa at may masabing intelihente sa classroom discussion. So medyo nakota ko doon at na-catch yung attention ko, at kaya ako naging mas gender sensitive na lang din sa pag-manage ng classroom affairs. Ikaw naman, Carol. Ako na ang pinakalola sa inyo lahat. So sa mahigit na 45 years ng pagtuturo ko sa UP, siyempre tinahak ko yung pagbabago ng kamulatan. Yung disiplinang pinanggalingan ko, anthropology, talagang napaka male-centered, very patriarchal ang tradisyon. So ang ginagawa ko ngayon, magmula nang magturo ako, nag-aral ako, pinadala ako sa mga iba't ibang bansa, at meron akong isang nalimbag na pagsusulat, how I became a feminist social scientist. Kailangan kong buwagin lahat yung mga una kong natutunan. So ngayon, ang ginagawa ko, pag nagtuturo ako, hindi mo pwedeng talikuran yung canons yung mga major literature. So ang ginagawa ko, pinipili ko, pero I do a deconstructive reading. May critical reading ako ng lahat ng books, textbooks. So yung syllabus ko ngayon, merong major narratives, the canons, and then a deconstructive reading of the canons. So yun yung aking agenda sa curriculum. Okay. Pero ayoko rin tanggalin yung canons kasi hindi natin maintindihan ang Philippine history, Philippine culture, migration theory, pag hindi natin lahat dinanan yun. Sa pedagogy, talagang inclusive, participatory, at saka valuing the voices and narratives of students. Yan yung ngayon, no? Ngayon. Pero noon ramdam mo yung lecture lang, tapos natutulog sa harap mo yung estudyante, kasi ang kala ko noon, ang duty ng isang estudyante ay teacher ay mag-lecture to death, di ba? Ngayon, iba na. Pero pinag-aralan ko yun. I had to go through different stages in my life to change myself as a teacher. Ako naman, journalism major kasi ako nung undergrad. So sa mga journalism subjects namin, merong implied na paghahati na kung ano yung mga dapat sinusulat ng mga babae, mga feature stories, lifestyle, ganyan, ano, soft news. Tapos yung mga crime, politics, panlalaki yan, no? It was never really obvious. I mean, it was obvious to us, but it was not said, no? So ganun ang mga naramdaman ko noon. Pero maganda yung sinabi ni Roland, kasi nakalimutan ko na yung grade school at high school. Kaya oo nga pala, no? Naka HE yung mga babae, tapos practical arts man tawag doon yung mga pang panlalaki, no? Pero napansin ko ngayon, nung yung mga sarili kong mga anak na ang nasa eskwela, mukhang nabiblur na rin naman yung boundary na yan. No? My boys actually learned how to cook and to sew buttons on sa eskwela. So sabi ko, meron naman din palang naging progreso. No? Actually, the classroom is almost like a replication of our house, of our houses. Makikita rin natin dito yung practice dito, yung tinatawag nating division, gender division of labor or work, no? So sabi nyo nga, even the courses sa journalism, merong mga uri ng pagsulat na pambabae at merong mga uri ng pagsusulat na panglalaki. Kanina sinabi ni Roland yung mga PE, diba, yung mga, tsaka sa practical arts. Pero sa classroom nga, sa high school, total na doon naman tayo sa high school tsaka sa elementary, hindi ba merong parang isang section during the week na tinatawag na homeroom? Pagdating nga sa homeroom, talagang dito ka, parang mag-aaral ka, yung, you know, like you can do the assignment. But at the same time, dito natin nakikita how the classroom reinforces some of our gender ideas we see in the home. And when we see this transformed as part of a course taught in the classroom, para siya talagang natra-transform as a kind of knowledge. Diba? Kasi sa homeroom, katulad nung high school kami, sa homeroom, isa sa mga task mo sa homeroom is to sort of clean the room, the classroom. Hindi ba? Yung pag-clean ng classroom, nakahati to kaagad according to gender.
Paano? Pag kailangan magwalis babae. Sa classroom, babae. Mga babae. Magbubunot, lalaki. Ah. Fix the tables, di ba? Yung arrange mo siya, kailangan naka-align, lalaki. Taga-erase ng blackboard, tsaka taga-pagpag ng eraser, lalaki. Tapos yung taga-alis ng mga flower and all these things, you know, like it's really, you know, like gendered. A replication uh-huh. of, you know, like uh-huh. even the household gender roles. Pero uh-huh. nga, ang gusto kong i-emphasize dito, yung nakikita natin sa bahay na ginagawa natin, which we take to be natural, mm-mm. na parang hindi tunuturo, di ba? Ina-accept lang natin na ganyan lang talaga. Pagdating natin sa classroom, nare-reinforce to. Mm-mm. Kaya lang ang mindset natin sa classroom is that we are being taught knowledge. So parang yung tinetake for granted natin na natural lang sa bahay, na-transform siya into a classroom na, oo uh-huh. nga, part ng katotohanan at kaalaman. Mm-hmm. So, maaring ang nabubuhog sa isip ng mga kabataan ay, oo nga, ganito nga talaga ang uh-huh. dapat na pag, di ba, yung ating roles. Uh-huh. Pero ngayon, mukhang sa tingin ko ha, marami na ang pagbabago. No? Parang, lalo sa mga kurso natin sa ating universidad, no? In fact, may kodigo ako dito. Share ko sa inyo. Kasi ni-request ko to kahapon. Sabi ko, ano-ano ba yung mga kurso natin dito sa universidad na na merong kinalaman sa gender, feminism, LGBTQ, yung ganyan, no? So, marami-rami rin pala, no? At kanina, binibilang namin ni Odin kung ilang kolehiyo. Anim na kolehiyo ang may mga kurso tungkol sa gender at feminism. At sa loob ng mga kolehiyong yan ay mayroong mga ilang departamento, no? Mm-hmm. Gaya sa film, Roland, anong meron sa film? Meron kayong course on feminism yata, ano? Oh, meron kaming women in meron kaming course na sa women in film, saka saka gender and sexuality in film. Sa MA. Sa MA din may ganun din counterpart na gender and sexuality. Yes, that's right. Oo. Sa inyo sa ano, sa English department. Gusto ko lang idagdag sorry no, yung inintroduce mo na anim na colleges. Uh-oh. Sa UP Diliman 'yan. Sa UP Diliman lang. Sa UP Diliman. Sa iba pang mga yung at least yung listahan na 'yan sa UP Diliman. Oo. So meron din sa Los Baños, Visayas, Baguio, lahat ng mga campuses. Universities, campuses sa, ng UP. Sa lahat ng ating mga CUs, constituent universities, ang tinuturo ay nasa GE level. So sa lahat nan meron tayong GE course on gender. Siguro mamaya we'll look at that, no? Pero sa ngayon, like sa aming department, sa Department of English and Comparative Literature, we actually have several courses. And in fact, if I may say so, we are one of the first, you know, like departments in UP Diliman to introduce a course on women, like women writers. Mm-hmm. So meron kaming women writers in English. Meron din kaming feminist literary theory. Okay. At una kaming nag-introduce din ng gay writing. Okay. So this is an analysis of, you know, like the writings by gay writers mm-hmm. or writings that examine the gay discourse in literature. I think as early as the 90s to, natatandaan ko to. Binilang ko dito pito ang courses ninyo sa English department that pertain mm-hmm. to feminism and the LGBT gender, no? Yes. Meron ba ditong required course? Kasi yung mga majors courses yun, required yun depending on your major. On your major. Okay. Sa anthro naman, ano naman ang mga courses na may... Taka mainstream siya sa mga general basic course. Oo. Pero at least ang usapan may two topics, mm-hmm. kunyari archaeology, gender and archaeology. Mm-hmm. Kasi iba-iba yung physical anthropology sa evolution, mga ganyan. Mm-hmm. Si Maria Mangahas kasi, mm-hmm. ang dating chair, siya talaga very gender sensitive at mm-hmm. pinipilit niyang may pasok mm-hmm. sa mga curricular programs. Mm-hmm. Carol, sa pagkakaalam mo sa ibang programa sa social sciences, malakas din ba ang gender
Doon sa ang masasabi ko talaga, sinabi na niya sa humanities at saka sa literature. Mm-hmm. Ang history, I think, kaya gumawa tayo ng mga sila malukamagay, mm-hmm, no? Mm-hmm. Kasi ang nangyari ay yung canons sa history, mga side at saka mga ano. So ang ginawa na lang natin, ang hinabol natin over the years, mm-hmm, mag-publish tayo ng mga counter narratives na isinasama pag sinusulat. So si Malukamagay yung maganda niyang libro, Women of Yes. Malolos, mga ganyan. Take ako ng several courses kasi sa history nung nag-PhD ako. Yun nga ang naririnig kong hinaing, no? Na ang kababaihan ay absent sa history, no? Samantalang marami silang naging mahahalagang papel, no, sa ating kasaysayan, no? So pero ngayon pumapasok na 'yan, no? Nadagdagan na natin. Sa amin naman sa MASCO, maliban dun sa nabanggit ni Roland, meron din kaming medyo bagu-bagong kurso sa undergraduate. Ito yung Communication 141, Media, Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression. Gustong-gusto ng mga estudyante kasi ine-explore yung iba't ibang diskurso tungkol sa gender, hindi lang sa feminism, kundi sa LGBTQ din. Yes. Tapos nabanggit nga ni Roland, meron kaming MA course, tapos meron ding PhD course sa PhD Media Studies, yung Media and Identity. Dito naman pumapasok hindi lang gender, kundi yung maraming iba't iba pang diskurso tungkol sa identidad or identity. No? Yes. Anyway, gusto ko lang puntahan natin yung tanong na sa ating mga programa, parang madali nating ma-conceptualize yung mga kurso sa gender, no? Paano kaya meron bang makasasagot sa atin? Paano ito pinapasok sa science and engineering? Meron bang makakaalam? Parang mahirap doon, ano? Doon sa yung sa naging karanasan ko nung naging director, tsaka ngayon dahil sa CHED, tinitingnan natin kung paano pumapasok. Yung designing, halimbawa yung architecture, right, tinitingnan natin ano yung mga vulnerabilities, risks, no? Pero mas focus pa ito, halimbawa sa pregnant women with disability. Pero pati sa, pumapasok yung basic understanding na magkaiba ang babae, magkaiba ang lalaki. Baka kung may pagkakaibang pangangailangan, then sagutin. So nakita ko merong mga standards sa engineering, sa architecture, mga ganyan. Pero sa construction, physical, hindi ko alam dun sa loob ng mga theories ng ibang sciences pa nila kung paano dinadala ang gender. Mm-hmm. Kasi nung tinitignan ko tong listahang ito, yung kodigo natin, ODINE, wala akong nakikita ditong kahit na isang science or engineering-based department na nagtuturo ng gender. Siguro ang... Sa GE, sa GE. Whether GE or electives or anumang kurso nila, no? So baka isa ito sa mga dapat nating bigyang pansin, no? Kung paano natin maipapasok ang gender discourse sa science and engineering. Kasi ibang professional schools din. Actually, kahit dun sa mga colleges na walang standalone course on gender, meron din naman silang kinukuhang gender. So, GE. Kasi nga, ang GE naman, rinirequire natin sa lahat ng mga estudyante. So, for example, mabalik lang tayo dun sa usapan ng GE. No? So, dito sa Diliman, meron tayong dalawang GE course on gender, yung SOCSI 3 at saka PANPIL 19. Right. PANPIL 19, Panitikan, at ang SOCSI 3 naman, Social Sciences 13. So ito, yung mga colleges, since nag-umpisa tayo na meron tayong option sa GE na magkaroon ng parang elective, no, hindi rin talaga nare-require na lahat ng GE students kumuha ng ganitong klaseng GE. Okay. In any case, maraming mga estudyante ang kumukuha ng PANPIL 19 at saka SOCSI 3, no? So dito nakakakuha ng some kind of a basic gender orientation from an academic point of view yung mga estudyante from other colleges outside of the social science and the humanities domain. Pagdating naman dun sa iba pang mga requirement ng university to graduate, we have the NSTP
module. Ah, okay. So, ang NSTP na rinirequire, ito rinirequire talaga sa lahat ng estudyante na parang katumba, parang PE, no, na required sa lahat. Lahat ng NSTP module natin dito sa UP, meron siyang section or chapter or unit on gender. Pati yung ROTC? Iba yata ang ROTC sa NSTP. Oh, pero nakabilang siya sa NSTP. NSTP. Slash ba yun? NSTP slash ROTC. Kasi dati meron pa tayong CWTS, diba? So parang CWATS, parang slash slash siya. Pero alam ko merong isa doon na required talaga. It's either NSTP, tapos CWATS at saka ROTC ang pwedeng slash. Okay. So, sa we made sure, like especially here in Diliman, that the NSTP module has, you know, like the gender component. So pagdating doon, yung mga estudyante from the non-humanities and social science domain do get some, we do catch them, yes, some knowledge about gender. Pero babalik lang ako doon sa tanong mo, which is like really difficult, you know, like how do we integrate, you know, like gender in the curriculum of the sciences and the engineering. Yes, it is really difficult, especially because these professional colleges, well, of course, ang science hindi, no? But like engineering, the professional college, they really concerned about teaching yung skills, established skills na kailangan nila. Na pagdating doon, sasabihin nila, wala namang issue ng gender dito. Sa science, parang ganun din ang issue, di ba? Kasi supposedly, they talk about facts and neutral things. Saan natin ipapasok ang gender dyan? Siguro kung hindi naman mamasamain ng ating mga colleagues from the College of Science at Engineering, isa sigurong pwede nilang i-explore is kung pwede silang mag-institute ng course that looks at the, or that critically examines the history of science, for instance. So dito natin makikita yung gender politics in the making, in the establishing of the discourse of science itself. Right. No? So doon papasok talaga yung usaping gender. Tsaka babalikan ko yung, palagi kong binabalikan yung mga sinasabi ni Rola na dapat talaga umpisahan natin sa grade school and high school pa lang, no? Parang encourage more girls to enter yung tinatawag nating STEM. Yes. 'Di ba? So nung araw kasi, 'di ba, pagka sa electives natin, remember nung sa high school may electives na, 'di ba? Parang hindi masyadong nagpupunta sa chemistry at saka sa trigonometry yung mga babae. Yes, yes. Yung mga lalaking nando. Yes, no? Yes. So, actually connected dyan yung isa ko pang gustong sabihin about, you know, like teaching gender in the sciences and in the engineering. It's not so much the curriculum or the course content per se. Right. It really is the teaching that the we teaching. Do. How okay. do we teach? Okay. And then how do we, you know, like encourage boys and girls, as you said, you know, like to enter into this field. Napunta na rin lang tayo dyan sa pedagogy, so paano magturo, no? Siguro yun ang pupuntahan natin ngayon. Ano ba yung mga estratehiya sa loob ng classroom o mga pedagogical styles na pwede nating i-adopt para maging gender sensitive tayo? Yan, sige, Roland muna. Kailangan may a certain kind of equanimity sa classroom dynamics. Ibig sabihin ay everyone gets a chance to lead the discussion, to report about the discussion, to come up with creative ideas, etc. In other words, kailangan i-harness yung strength ng group rather than of certain kinds of individuals, dahil ang tendency ya talaga sa isang classroom setup ay aangat yung kalalakihan na effort dahil mas malalaki ang kanilang ang kanilang build up at ang kanilang bosses, at bosses. Mas hindi sila timid sa public speaking, mga ganung klase. Or kahit man sa mga kalalakihan, meron din naman lahat ay nasa ganitong aggressive alpha male mode. Marami din naman dito ay nag-enjoy din ng or live their normal lives na tahimik, happy lang na nakikinig at nag-enjoy sila dun sa ganung klaseng basking sa knowledge.
So kailangan i-explore lahat yung possibilities, but it also comes up with the idea na ano din ba yung classroom dynamics na pinapatupad natin. Ibig sabihin, hindi din siya pwedeng patriarchal na lahat ng knowledge nang gagaling lang sa isang figure, yung teacher, but the teacher merely acts as a facilitator. Yung sharing, yung growing sa klase at yung development of knowledges ay dapat nang gagaling sa lahat at dapat may transference at may intersubjectivity na tinatawag sa classroom setup. Ibig sabihin ay lahat ay mahalaga ang opinion at hindi nga lang nakasenter sa isang teacher na eventually siya naman mag-evaluate at siya yung may hawak ng kapangyarihan. Pero pwede din mag-evaluate at magbigay din ng grades to a large extent or to a certain extent, yung mga peers nila. So they also learn from their peers. At ang papel ng teacher ay harness nga lang ito na kung saan ay may self-reflexivity din. Across disciplines naman ay malinaw na it's male-centric. Ibig sabihin, yung mga filmmakers na pinag-aaralan sa film, yung mga journalists na pinag-aaralan sa journalism, sa anthropology, or sa kung ano pa mang field, even in the sciences, are male-dominated. Yung ganitong klaseng knowledges na produce, at therefore, it does not allow other counterpoints until suddenly ma-debunk na dati ay masama ang butter, okay ang margarine, ngayon balik tayo sa butter. Parang ganun yung nagka-transition. Kasi nga, once na pinesent ito as a kind of truth claim, ay hindi siya na tinitikbak unless as a better kind of truth comes into the picture. Pero kung mas ang setup nga ay peer at facilitator oriented, hindi siya magkakaroon ng dynamics na parang ang taas-taas. May piniprivilege ka, may authority figure sa classroom or within their peer groups. Kung meron nga ang equitable system in place pedagogy. Pero nabanggit ni Carol yung hierarchy, no? Pero paano natin bubuwagin yon samantalang may hierarchy of knowledges din? Halimbawa, sa pagpili ng mga modules para sa curriculum, pagpili ng references, di ba? Uh-huh. Yung sinong mga author ang pinipili natin? At least sa literature, maraming mga women writers, LGBT writers, no? Ang academic community kasi, ang nagagabay sa atin is yung mga professional organizations natin, hindi ba? Okay. So, umihingi tayo ng gabay sa kanila, yung association ng mga ganon. So, ako, ang tingin ko, dahil nasa komunidad tayo ng mga scholars at saka mga scientists, pwedeng gamitin natin yon. Kaya lang nga, ang responsibility natin is to do a deconstructive reading kasi may mga patriarchal, pero may contribution sa general knowledge. Knowledge, oo. So, yung critical reading na lang natin bilang teacher. Oo. Pero pwede ba akong bigay ng counter-narrative? Academic tayo, ha? Oo, syempre. May bagong reality na nakikita ngayon. Mm-hmm. At ang nakikita natin ngayon, nung nagpunta kami sa United Nations, kasama ako, advisor ng Philippine government, at saka nung sa Geneva last year, ang nalalaglag sa eskwela, mga lalaki. Okay. Bakit kaya? Counter-narrative, sir. mas kakaunting lalaki na ang umaakyat sa college, mas kakaunting lalaki na ang nakakatapos. Yan ba sa bansa lang natin o worldwide? Ang pinag-aralan namin yung sa bansa. Kaya nga ngayon, sa Philippine Commission on Women, hindi na lang babae ang binabantayan. Binabantayan na rin natin ang kalalakihan. Kasi marami na tayong nagawa sa kababaihan, pero hindi rin maganda na darating ang araw, magkakaroon tayo ng men's studies program. At dahil napag-iwanan sila. Philippine Commission on Men. So, counter-narrative, pwede? Oo, pwede naman. So ngayon tinitingnan natin bakit mas kakaunting lalaki na ang nag-aaral, willing pumapasok sa eskwela. Maraming explanation sa Mindanao, sabi sa mga reports dahil kinukuha silang sundalo, nare-recruit sila. Pagkatapos mahirap na yung agrikultura ngayon, hindi katulad noon na magsasaka ka ngayon, pupunta ka sa eskwela bukas. Ang isa na nakakabagabag is maraming deflect ng attention ng mga batang lalaki, yung kultura na nagmamoling, yung mga ganon. So sabi dun sa pag-aaral na bago na pre-present sa amin nung makailan, kailangan sama-sama din tayong tulungan. Pero hindi ko alam kung kailangan nating i-validate yun ding pauri daw ng pagtuturo, hindi napaka
feminine daw ng teaching, hindi masculine, mga teachers. Ah, sa grade school and high school to, hindi no? Hindi daw naiinteresaduhan ng mga batang lalaki. Dahil? Ang sabi nung mga teachers na lumabas, yung i-sustain mo rin daw yung interest ng mga batang lalaki pag nasa loob ng classroom. Mm-hmm. I-sustain mo yung interest ng batang babae. So may generic, may gendered pedagogy. Na dapat yun ang challenge sa atin. May generic that the two sexes can relate to or several sexes, pero there must be very specific pedagogical approaches that will keep the boys inside the classroom and the girls inside the classroom. The dropout rate is so alarming, especially going up to college level. Okay. I don't know about the UP because I have not seen the statistics. This came from a presentation of the Philippine Commission last year. I would like to approach this idea with caution. Okay. Yes. Because it actually works on essentialist ideas. Okay. So in the first place, if you particularize that essentialist. In the first place, you know, like the claim that, you know, like the teaching is feminine. Uh-oh. So it actually, works on the idea that again, yung mga established gender roles na, maybe diba? Because most of the teachers are women. Mm-hmm. And the idea of teaching was, you know, like until, I don't know, siguro pagkatapos na nung mga Griego, had been, you know, like considered to be, yeah, part of, you know, like the nurturing, caring thing, kaya na-associate siya with the feminine. Mm-hmm. Of course, when we talk of knowledge production, usually this is associated with the university. And in the West, the tradition is that this would be, you know, like more masculine or male-centered. Mm-hmm. Kaya nga, puro lalaki lang yung nag-aaral. No? Pero iba yung relationship din ng professor, male professor sa male students. But especially in the basic education, talagang parang na-inculcate din at saka na-extend yung ating mga essentialist ideas about you know, like training the young. Right. So parang meron pa rin yung carry over doon. Pagdating kaya tapos, 'di ba, sabi, kailangan, you know, like you also need to explore and encourage men's boys' interests and so on and so forth. Pero parang nakakasama pa rin doon yung, I think, yung isang problema kung bakit and sa statistics nakikita natin mas mataas ang dropout rate ng mga kalalakihan ng mga boys. Una na nga dito yung mga nasabi niyo na in certain places, for instance, merong mga conflict, no? So kasama doon. The other is that sila yung pinu-pull out kaagad from school because of employment. Right. Requirements. Mm. So that actually still works on the idea of yung ating received gender norms, hindi ba? Received gender roles. Kasi ang ine-expect mo, yung lalaki ang magtatrabaho. Na parang mas meron siyang opportunity na kumita productively. Kaya napu-pull out siya sa school. Makikita rin natin dito, actually, in general, parang meron pa rin talagang gender inequality. Kasi sa mga kalalakihan, mas madali silang makahanap ng trabaho, even without the more expensive, you know, like formal education training that we often expect from the girls. So kaya pag tinignan natin yung overall disparity between, you know, like the number of girls in school, and the number of girls and boys who graduate, and then i-correlate mo dun sa employment opportunities nila, meron pa rin siyang disparity. Yes. Parang mas mataas pa rin actually in the end, yung employment opportunities ng mga kalalakihan. Yes, and then, pagdating naman sa valuation in the productive sphere, siyempre, kung sino pa rin ang mas maraming pera, siya pa rin ang mas nakakaangat. Pero meron naman akong nakausap na ilang, of course, we need more data on this. No? Meron din akong mga nakausap na ilang mga magulang na may mga anak na ganito ang sitwasyon. Nang sabi nila, hayaan ang mga babae sa eskwela kasi sila yung kapag nakaabot man lang ng high school sila o maski man lang magulang. Hindi lang yon. Sila yung mas madaling i-export
abroad? As OFW. Okay. Dahil kailang ang mga employable pwede ngayon ay yung mga caregivers, mga pwede nurses, well, yung mga nurses hindi nag-aano, no? At saka yung mga domestic. Gender issue talaga. Lalo na dahil pinapasukan na itong mga kababaihan na to. You know, like are the traditional right feminine roles, like being, you know, like housekeepers or in the service industry. Okay. Gusto ko lang idagdag na two-thirds ng overseas contract workers ay kababaihan. See? So in other words, ay kahit na employable yung mga kalalakihan, hanggang Pilipinas level lang. Demand for Filipino work globally ay for yung mga domesticated jobs nga. Right. Hotels, entertainment, and household na klase. No? Pero gusto ko rin idagdag na totoo siguro na to a large extent ay may support system pa rin yung mga kalalakihan eh. In terms of access to education. Okay. Kasi ay sa medicine halimbawa ay 50% kababaihan at naggawa sila ng system na quota. Yung i-admit nila for medicine proper ay 50% women, 50% men. At ang logic nito ay mag-aasawa naman doon kasi yung babae. At manganganak lang. Manganganak lang. Kasi ay kapag ka walang, hindi mo ilalagyan ng cap daw, mas maraming women ang makakapasok sa College of Medicine. Oo, kasi mas matataas ang grades nila, pero right, merong hangganan sa kung ilan lang ang tatanggapin dahil gusto nilang pagbigyan yung mga lalaki. At inaasahan niya na kapag ito naman daw ay nakapag-asawa, ay hindi man sila magpa-practice ng medicine. Merong nga ngayong call na tanggalin na yung policy na yan kasi nagbago ng mundo. Dapat lang. Sa College of Medicine. Dapat lang. Pero pinaglaban natin yun. Nung akong estudyante, ganun ba? Nung estudyante ako undergrad dito sa UP, matagal na yon. Ang quota talaga sa medicine ay 20% lang ang babae. Talagang 80% lalaki. Kahit na mas madaming babaeng mas mataas ang grado sa NMAT kaysa mga lalaki. Dahil noon yun, nung 1970s yon. So ngayon, 50-50 na. So tinanong ko yung isang dating director ng PGH, ba't naman ganyan? Tapos sabi niya, eh, kasi kapag ginawa natin, sabi ko, di ba dapat strictly merit? Sabi niya, pag ginawa natin strictly merit, konti na lang ang lalaki, mas maraming babae. Sabi ko, oh, what's wrong with that? Tapos tumawa lang siya. Eh, lalo na ngayon, may double discrimination na nakikita. Kasi makikita mo sa UPCAT, sa entrance exam, 70% halos babae. Okay. Nagdo-double discrimination ang sabi nila, eh, nag-equal. Okay. So mas maraming ngayong babae na dapat nagko-qualify na hindi na mas makapasok. So yun yung isang 50-50 ba natin ang UPCA? Hindi yung medicine, yung entrance sa medicine. Pero marami pa rin mga eskwelahan, kunyari ang PMA na kahit na nag-graduate ang top honors na punta sa women nung isang graduating batch ay still a male-dominated educational setup, no? So, at yung mga programs naman dito, yung mga colleges, mag-figure out natin na kapag engineering at sciences na may top-up value sa sa kanilang knowledge production at actually produces actual knowledges for the betterment of human civilization, ay mga kalalakihan ang mostly ang mga nagiging estudyante dito. At dito naman tayo sa mass comm at sa humanities and social sciences talaga, na talagang kind of liberal education, nurturing at na klase na education. We have mostly women. But we're also not talking about yung LGBTQ pedagogy or in a classroom. Okay. Kasi yan pa napabanggit lang natin between men and women. Okay. Pero syempre, kailangan din natin maging sensitive din tayo sa yung mga sexuality differences sa classroom. At iba rin kasi yung kanilang mga dinadalang issues, bit-bit na mga issues sa pag-aaral. So any tips, Roland?
How do we become more sensitive in language, the classroom? Language. Ang isang nagwo-work ngayon sa akin ay yung tinatawag kong tinatawag naman na blended learning. Okay. Which means hindi lang isang portal to the classroom engagement, which is a face-to-face setup. Ako mas tolerant na ako sa nag-absent kasi ay kailangan magtrabaho or may sakit or may mental issues na kailangan i-confront. Or yung mga ganun ba? Uh-oh. Or the financial burdens of pamilya na klase. So, malinaw dun sa aking syllabus na kahit hindi kayo pumasok, ito lang yung requirement for the day. Minimum. Submit nyo lang. Pagkatapos ay mag-usap tayo kung ano yung kaya niyong gawin. Okay. So, given that situation na maraming entry point, at I don't even bother with deadlines kasi ay hindi ko rin naman na babalik agad sa kanila in a timely manner ang mga papers nila. Okay. So, I don't bother with deadlines. Basta lang by the end of the semester, ay ma-accomplish nila ang dapat ma-accomplish. At kung hindi pa rin kaya, ay ma-incomplete sila with a kind of promissory note na i-deliver nila soon yung mga missed out requirements. So pag ganito ay hindi ka nag-i-impose na there's only one metric, so one kind of one set of hurdles for this kinds of for your class, no? Pero nag-aalaw ka na ng parang student-centeredness, I suppose, na tinatanggap na sila with all their backgrounds and baggages and all their potentials to realize to also appreciate your course as a kind of integral to their formation. And regardless of gender. Oo. Ayan na naman, malapit na naman tayong maubusan ng oras. Pero bago lang siguro tayong magtapos, gusto ko lang sabihin na dito sa Diliman, sa College of Law, na traditionally male-preserved, mas marami ng babae. Sa College of Engineering, na palagi nating pinag-uusapan ngayon, malapit nang magpantay. O halos pantay na ang babae at lalaki. So meron din namang pagbabago at positive din naman ang mga... Pero word of caution lang din, katulad nga sinabi ni Odine, na kahit na makapasok maraming kababaihan, unless mabago yung curriculum at yung kultura, pedagogy, we will still have macho women lawyers or doctors, doctors charging the same exorbitant rates for consultations, etc. So kailangan magbago din yung more of the also a kind of gender sensitivity pa rin, rather than simply allowing a kind of affirmative action in these kinds of so hindi lang courses. Numbers, no? Yung karanasan ko, halimbawa na pupunta sa Kongreso para ipaglaban ng mga batas, mga ganon, kasi tayo nga yung laging hinihinga ng tulong. Napakasakit ng mga kalaban mo, kapwa mo, kabaro mong babae, na ang dinidepensa niyang mga male-centered na mga narratives, so mga policies. Yun ang napakasakit. Okay. Kabaro mo, pero iba ang paniniwala. Sa loob ng classroom, although last words na daw sa loob ng classroom, lagi ko nga tinatanong sa mga estudyante, babae man o lalaki, sino ang unang nagtuturo sa atin ng patriarkal na ideolohiya? Ang mga nanay natin. Pwede rin. Diba? Yes. Ang mga nanay, mga tiya, mga lola. Reproducing. So, talagang nire-reproduce natin. So, kailangan maging mag-reflect tayo lagi. Saan ang gagaling yan? Nagdadala rin. Para natin malabanan. Last words. Idagdag ko lang dyan. I think connected naman is. So, pagdating sa classroom, I think what we need to remember is that curriculum design or curriculum development is an ongoing process. So we should actually really also make sure that that whatever we teach in the classroom is useful to their everyday lives, and that the realities in the everyday lives are also reflected in our own classroom teaching, whether in the content or the manner by which we teach. Okay, and with that, we close today's episode. Episode natin ng Gender Talks. Maraming salamat sa ating membro ng panel, Professor Carol Sobrichea, Professor Roland Tolentino, at Professor Odine de Guzman. Ako po si Betsy Enriquez. Hanggang sa susunod!